Oras, alas 12:32. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Lunes, May 15, 2023. At narito na ang mga balita ngayong tanghali. Nara Mayor Gerandi Danao, walang balak pigilan ang suspensyon na ibinaba ng ombudsman sa kanya. Headlines. Apat na establisimento sa El Nido ipinasara ng LGU. DOH nangakong tutulungan ang El Nido Community Hospital para sa upgrading ng health services. Headlines. 197 ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program mula sa Rojas nakapagtapos na sa programa. Headlines. Sa police report, wanted sa kasong illegal cockfighting huli sa bayan ng Rojas. Sa baritang kuyonon, mid-year bonus para sa mga trabahador sa gobyerno ipapalwa umpisa sa adlaw nga dya. Sa sports balita, isa pang boksingero mula sa bayan ng Taytay, panalo rin sa Manny Pacquiao blow by blow sa Cavite. Sa balitang showbiz, si Daryl Ong nag-show noong Sabado sa lungsod. Sa balitang good vibes, bagong bukas na Tago Cafe, handa na magsilbi sa mga taga-lungsod. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Sasamahan ka ng Phoenix! Sasamahan ka ng Phoenix! Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na na mag-uwi ng mga appliances kapag naredeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Books Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premyo kada litro para sa palawin nyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Per DTI PWN-046 Series of 2023. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Tagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At una-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pero padala. Padala ho kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na.
Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. At sa detalye ng ating balita, si Nara Mayor Gerandi Danau wala daw balak pigilan ang 6 na buwan na suspensyon na ibinaba ng ombudsman laban sa kanya. Ang detalye na balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Wala umanong balak si Nara Mayor Gerandi Danau na pigilan ang suspensyon ng ombudsman sa kanya matapos lumabas ang usapin ng 6 na buwan na suspensyon nito mula sa ombudsman dahil sa paglabag umano nito sa Anti-Red Tape Act o ARTA. Ayon kay Jojo Gastanes, tagapagsalita ni Mayor Danau, sa kasalukuyan ay wala pa silang natatanggap na suspension order kaya nananatili pa rin na alkalde ng bayan ng Nara si Mayor Danau at tiyak nito na may taong nasa likod ng suspension na ito kung bakit biglang nabuhay ang kaso gayong tapos na ito at may withdrawal na dito ang City Nickel Mines and Development Corporation. Sabi pa ni Jojo Gastanes, aapil sila sa suspension na ito at kasalukuyang nilalakad na ng abogado ni Mayor Danau sa Manila ang apila at pagverifika sa suspension. Hindi daw kasi makatuwiran ng 6 na buwan na suspension dahil lang sa hindi pag-issue ni Mayor Danau ng mayor's permit sa City Nickel. May 2 kaso umano na kasabay ang ARTA na na-dismiss. Ito ay ang grave misconduct at anti-graft. Kaya nakakapagtaka kung bakit ang maliit na usapin ng non-issuance ng mayor's permit sa ARTA ang nagpatuloy. Gayong may withdrawal na rin dito ang City Nickel noon pang February 2022. Mag-aapila umano sila ng motion for reconsideration sa ombudsman ngayong araw kapag nakita ang kanilang abogado ang suspension order ng ombudsman. Ayon pa rin kay Gastanes. Romel Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Kaugnay po sa balitang yan, makakapiling po natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita ni Mayor or Nara Mayor Gerandi Danau, si Mr. Jojo Gastanes. Magandang tanghali, Sir Jojo. Sir? Ang bayan nakikinig sa DYPR sa buong lalawigan ng Palawan. Sir Jojo, anong taon po itong nangyari yung non-issuance ng mayor's permit? Bakit binuhay po muli kaya itong kaso na ito? Well, that was 2020 nung magsampa ng kaso sa hindi pag-issue ng mayor's permit ni Mayor Danau doon sa Minahan dahil may mga hinihingi siyang mga clarification or may mga compliant pa na pinapatupad. So, ang nagsampa sila dahil it violates daw dito sa ARTA, no? Anti-rate tip law. So, ayon sa kanila, ito raw ay paglabag doon sa Republic Act 116621 ba yun? Basta about the Republic Act anti-rate tip law, kasama ang grave misconduct and also the anti-graft violations of anti-graft infrastructure act doon sa 30119. Pero yan naman po ay sinagot din namin. Noong pong April 2022, actually may decision na yung courtage ang ombudsman dyan. Pag-alaman namin na may decision na pala sila, pero mag-election noon, 2022, Mayo, so nagkaroon ng another mandate si Mayor Danau, at yan po ay hindi naman na-serve na yan. Then nagkaroon ng motion to withdrawal ang City Nickel Mines sa katawan na nag-complainant na biniwithdraw na rin nila yung kanilang complaint, criminal complaint laban kay Mayor Danau. Dahil una, nung masuspend siya, matatandaan mo, Ruth, may resuspension ang kanyang sanggunyang panlalawigan noon. Yes. Pagka-suspend niya naman, isang araw lang,
pinirmahan kagad ang mayor's permit ng City Nigel ng acting mayor, Vice Mayor Lumba. So, therefore, napirmahan naman ha. So, ano pa yung magiging ano? Parang kumbaga, nandun na rin. Siguro nakita rin ng City Nigel yun na nakapagkuha na sila ng mayor's permit, although nakapagsampa sila ng kaso. Kasi yun, parang part na lang siguro ng harassment yung akala kailangan pirmahan ni Mayor Danao. On the basis naman ng mayor, mayroong usapin ng tinatawag na tax deficiency of 94 million, then may compliance siya sa City Nickel na kailangan mo nang i-comply yung mga una yung kanilang environment, yung mga yung Bureau of Fire, yung engineering, no, mga mga ganun. So kaya ang nangyari nagkaroon ng ganun ng delay pero nang makakuha sila. Anyway, sa madalit sa alta, ngayon lang po February 24, I think 24 yung date eh, nilabas yung decision pero natanggap ni Mayor Danao ngayong May 12 na ngayong May na yung decision na yan ng May 12 na parang yun nga na sinususpend siya ng 6 months. Okay. Or suspended siya ang decision is suspended siya ng 6 na buwan. Apo. Sir Jojo, mayroon na po ba kayong hawak na kopya ng decision ng Ombudsman at Yes. Okay. Meron na. Natanggap namin ng Friday nga, noong 12. Ah, noong 12? Opo. So, natanggap namin. Pero ang nakalagay naman doon, binibigyan ng instructions ang DILG secretary. So, maghihintay kami ng order from the DILG kung impose na yung to vacate, no? Para maupo yung acting mayor. So, wala namang problema sa part ni Mayor Danao. Kung matanggap niya yun, handa naman siyang bumaba kagad para lisanin ang posisyon. Then, but we have illegal remedies na ginagawa na ngayong araw until tomorrow. So, Mayor Danao ay alalaman natin sa aming mga abogado at pinaghahandaan na yung mag-motion for reconsideration kami sa Office of the Ombudsman. Once na verify namin na talagang yung sulat na yun ay nanggaling talaga ng orders pa nila, no? So, kailangan may verification pa naman. Kasi even yung DILG, nagsalita na rin sila ngayon, wala silang natatanggap pa rin na order from the Ombudsman. So, mas nauna si Mayor Danao ata na nakatanggap ng order. So, yun. Ganun okay. Lang. So, pag natanggap ng DILG yung order from Ombudsman, definitely, i-impose na nila or i-implement nila yung order na yan kay Mayor Danao. At sabi mo nga, hindi naman mag-resist si Mayor na bumaba sa pwesto. At, Yes. Tama Sir Jojo, sa palagay mo, bakit binuhay itong kaso na ito na matagal na pala? Sino ang nasa, may ganto pa ba? Mayroon pa bang tawag dito? Meron talaga harassment? Nagbuhay na medyo ano, although alam naman namin, pero alam mo, una, alam ni Mayor, siyempre, hindi naman, hindi natin siya pag ano, no? Mag-operate siguro yung coal plant na naman sa June or July, ay baka kailangan masasabit ni Mayor Danao. Kasi baka, wala. Pero wala na siya ang kay Mayor naman. Alam mo, hindi naman siya sabi against na. Sinasabi niya lang, kailangan magkaroon ng social acceptability. Tingnan ng maayos kung dumaan ba sa tamang proseso nung pag-endorse ng mga nakaraan. Kasi maraming mga nag-object sa NARA, di ba? Mm-hmm. So, yun lang naman ang sa kanya bago niya bigyan ng Mayor's permit to operate. Okay. Oh, yan na naman. Number two, napakaganda na nangyayari ngayon sa NARA. Nabalik na yung tiwala ng tao. Halos nagko-cooperate na. In fact, nung nakaraan, nagkaroon ng groundbreaking yung PhilMIG. Nagbigay ng 60 million doon sa solar dryer na ipinapatayo. Dalawang solar dryer. Tapos yung LTO office, mayroon ng branch ng LTO sa NARA. So, may mga ilang banko na ngayon. Nag-open yung BDO, then yung BPI. So, he wants also to convince the land bank and the DBP na mag-open din ng bank para makadagdag tulong sa trabaho. So, umaangat na yung NARA, bumabango na ng padandahan. So, yung mga kalsada, yun, no, padandahan lang. Pero, ganun pa man, ang sabi ni Mayor, hindi naman siya kapikok sa posisyon. Kung gusto nilang alisin siya dyan, siya naman nilagay ng Diyos at ng taong bayan dyan, kahit wala siyang pera. Naniniwala siya na, ano, naniniwala naman siya na bala na sa kanila ang taong bayan. Pero ang malungkot lang, siyempre si Mayor, ayaw niya na sabi niya, ang pinapahirapan dito, taong bayan, hindi naman siya. Kasi sa kanya, wala sa kanyang posisyon. Yeah. Balik siya sa pagiging farmer, okay lang. Masaya siyang nag-aalaga ng kambing at ano.
Ganun naman ang buhay niya eh. Hindi niya kailangan ng ano, kumbaga masaya na sa buhay niya. Aso lang, nandiyan ang responsibility. So, ginagampanan niya naman kanyang tungkulin. Okay. Maraming salamat, Mr. Jojo Gasani, sir, sa oras na inyong pinagkaloob sa panlilinaw dito sa suspension ni okay, Mayor Jonathan. Maraming salamat at mabuhay kayo at ganun din kay Joel. Thank you. Thank you. Salamat. Okay. Yan po si Mr. Jojo Gasani, ang tagapagsalita ni Mayor Gerandi Danao. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, apat na establisimento ang ipinasara ng LGU El Nido noong Biyernes dahil sa paglabag sa national at local na batas. Pinangunahan ni Mayor El Nido, Mayor Edna Lim, ang Rehab at Rehab Task Force Enforcement at Implementation Team sa pagpapasara sa apat na establisimento. Kinausap ni Mayor Lim ang mga may-ari tungkol sa kanilang paglabag at kung paano at ano ang dapat gawin para makapag-operate muli. Ang apat na establisimento ay ang Pangolin Bar sa Barangay Masagana, Oblivion Disco Bar, Wonder Restaurant at Rania's Laundry Shop sa Barangay Villa Libertad. Ito na ang pangalawang pagkakataon na naglabas ng executive order ang LGU El Nido base sa rekomendasyon ng El Nido Rehabilitation Task Force para sa pagpapasara ng mga establisimento na hindi sumusunod sa batas, pangkalikasan at nag-ooperate na walang kaukulang permit mula sa LGU. Balita Uno with DYPR. Sa iba pang balita, host ng palarong panlalawigan overall champion sa katatapos lamang na palarong panlalawigan. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzar. Balita Uno with DYPR. Nakuha ng bayan ng Bataransa ang overall champion sa katatapos lang na palarong panlalawigan na isinagawa doon kung saan nanalo ang Bataransa ng 51 gold, 66 silver, 54 bronze. Sa kabuuan ay mayroon silang 171 medals at first runner-up ang Brooks Point na may 49 gold, 47 silver, 70 bronze. Nasa kabuuan ay may 166 medals. Second runner-up ang Nara na may 44 gold, 43 silver, 52 bronze. Nasa kabuuan ay may 139 medals. Third runner-up ang Rojas na may 32 gold, 34 silver, 41 bronze. Sa kabuuan ay may 132 medals. At fourth runner-up naman ang Taytay na may 29 gold, 23 silver, 22 bronze at may 79 medal sa kabuuan. Fifth runner-up ang Aburlan na may 27 gold, 24 silver, 35 bronze na may 86 medal sa kabuuan. Sixth runner-up ang Coron na may 26 gold, 28 silver, 27 bronze na may 81 medal sa kabuuan. Seventh runner-up naman ang Linapakan na may 24 gold, 15 silver, 14 bronze na sa kabuuan ay may 63 medals at 8th runner-up ang San Vicente na may 22 gold, 20 silver at 18 bronze. At napagwagian ng bayan ng Agutaya ang Muslimist delegation sa palarong panlalawigan. Naging maayos umano ang kabuuan ng palaro ayon sa pamunuan ng DepEd Palawan at walang naitalang anumang aksidente sa mga atleta mula sa elementarya hanggang sa high school. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. Sa ibang balita, panangako si Department of Health Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere na tutulungan ang El Nido Community Hospital sa pag-upgrade nito para maging Level 1 Hospital. Nangako din si OIC Vergere na magbibigay ang DOH ng dagdag na equipment para sa ospital at upgrading at maintenance ng laboratories at operating room. Humingi din si DOHOIC Vergere ng tulong sa pamalang panlalawigan para sa dagdag na doctors, nurses, midwives, dentists at iba pang health professionals. Sabi niya OIC Vergere, malaki ang papel na ginagampanan ng mga local health facilities sa layuning gawing abot kamay sa lahat ng Pilipino saan mang sulok ng bansa ang mga serbisyong medikal, kaya patuloy na tutulong sa abot ng makakaya ang DOH. Balita Uno with DYPR. Ang iba pang balita, abangan sa aming pagbabalik. Alam mo ba
na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo, ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nikel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nikel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nikel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, siguraduhin ikaw ay isang member in good standing upang makasali sa deliberasyon at sa mga botohang gagawin sa darating na 41st Annual General Assembly Meeting ng Paleco sa May 20. Kailangan lamang na ikaw ay walang pagkakautang sa kooperatiba, hindi na huling nagnanakaw ng kuryente, hindi tinanggal bilang miyembro ng Paleco Board of Directors o bilang kawanin ng Paleco, nakapagbayad ng at least 300 pesos na saping puhunan, patuloy na tumatangkilik sa serbisyo ng kooperatiba, at hindi na putulan ng kuryente ng isang taon o higit pa. Punta na sa tinyurl.com/palecoagam2023 upang malaman ang iyong status. Kung wala ang iyong pangalan sa mga listahang nakapaskil dito, maaaring pumunta o tumawag sa opisina ng Paleco upang maisaayos ito. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na, hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red Alingatong para baliksigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakaka-regulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong capsule, mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong Capsule, FDA approved. Balita Uno with DYPR. 5 minuto bago mag-alauna ng hapon sa ating baritang kuyunon, mid-year bonus para sa mga trabahador sa gobyerno ipipalwaron umpisa dading adlaw. Ang baritang kuyunon, yatad ka na ito ni Mr. Net Pijap Kutrampe. Balitang kuyunon. Ang mga trabahador sa gobyerno manigilat andang mid-year bonus umpisa sa adlaw ngadya, makunang Department of Budget and Management. Sa isarang tultulanan, ang padumdum ni Budget Secretary Amina Pangdamanan, ang mga ahensya igupisina ang gobyerno na sigurado ng pagpalwa ang mga bonus para sa mga empleyado sigon sa 2023 General Appropriations Act. Ang mid-year bonus ay kapareho ang sa kabulan ng sweldo tagka May 15, igitataw sa mga empleyado ang gobyerno na kaubra itagka sapat kabulan impisa July kasandagon. Para makabul ang mid-year bonus ang mga trabahador kaministiran nga sa serbisyo sa asadlaw nga dia, id kaministiran da nga may satisfactory performance rating. Ang bonus itataw sa tanan nga posisyon para sa mga empleyadong sibilyan, kiregular, casual, contractual, appointive o elective, full-time o part-time, katabid sa programa ang executive, legislative, ig judicial branches, kaiba ng constitutional commissions, state universities and colleges, pati ang mga korporasyon nga gobyerno ang miyana o kontrolado ang gobyerno. Ang mga trabahador sa lokal nga gobyerno kay regda. Umawda kay regang military ig mga aka-uniforme nga mga empleyado iang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard,
National Mapping and Resource Information Authority. Ang pagpantaw ang bonus para sa idalim ang GOCC akadepende sa andang governing boards. Tula datura ang sa mga iba-ibang LGU depende sa andang mga sanggunian. Nanet Pediapo Trampe para sa DYPR, Baritang Puyunon, ang sakonan sa Tagipusoni ang mga Palawenyo. Balitang Puyunon! Matamang salamat, Ms. Nanet Pediapo Trampe, sa iba pang balita. Nakagraduate na sa programang For Peace ang 197 na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program mula sa Bayan ng Rojas. Isinagawa ang graduation ceremony na tinawag na Pugay Tagumpay noong May 12 sa Rojas, Palawan bilang pagkilala sa pagsisikap ng mga benepisyaryo na maitawid tungo sa kaunlaran. Ang Pugay Tagumpay ay may layuning kalalanin at pahalagahan ang pagsisikap ng bawat benepisyaryo ng For Peace sa pagkamit ng self-sufficiency na antas ng pamumuhay kung saan sila ay maituturing ng non-poor. Ayon sa batas ng For Peace, ang isang sambahayan ay kailangan ng umexit o umalis sa programa kung wala ng batang edad 0 to 18 na maaring i-monitor o i-rehistro sa programa at nasa level 3 na ang buhay o maayos na kaya't hindi na kailangan pa ng suporta mula sa programa. Nagbigay ang lokal na pamahalaan ng Rojas ng kanilang buong suporta sa mga gumraduate sa programa sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng LGU. Ang pag-endorso sa LGU ng mga paalis na benepisyaryo ay bahagi ng implementasyon ng Kilos Unlad Framework o gabay upang mapabuti ang pamumuhay ng mga benepisyaryo ng 4P sa loob ng 7 taon. Ang LGU Rojas ay patuloy na susuporta sa sambahayan upang masiguro na hindi na sila muling babalik pa sa kahirapan. Balita Uno with DYPR. Police report. Police reports. Wanted sa kasong illegal cockfighting huli sa Bayan ng Rojas. Ang detalye na balita hatid ni Romy Luzares. Police report. So, sa piyansa na kailangang ilagak ng wanted na naaresto dahil sa illegal na sabong, ang suspect ay kinilalang si Arvin Alabado, 38 anyos, may asawa at magsasaka, na residente ng Barangay Tagumpay, Rojas, Palawan, na nadakip ng Rojas Police at iba pang police operatives sa bisa ng warrant of arrest na ibinaba ni Judge Runilo Beraño, presiding judge ng Municipal Circuit Trial Court, Rojas, Cagayan, Silio, Palawan, sa paglabag sa cockfighting law of 1974 as amended by Presidential Decree 449. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Police report. Sports balita. At sa ating sports balita, tulad ni Alicier Trinidad ng Rizal, Palawan at Ronald Blanco ng Taytay, panalo rin sa ginanap na Manny Pacquiao blow by blow sa Cavite kamakailan ang isa pang boksingero mula sa Barangay Paglaom sa Bayan ng Taytay na si Hilario Ginada. Debut fight din ito ni Hinada or Hinanda sa professional boxing kung saan nakalaban niya si Lolito Irinco Jr. na mula sa Northern Zamar. Ang apat na rounds na laban nila ay naging one round lamang at pinatigil na ang laban at idiniklarang panalo si Hinanda dahil na rin sa lakas ng mga suntok nito sa kalaban at knockout agad si Irinco. Dahil dito ay binansagan si Hinanda na Pinoy version ng African boxer na si Rego. Ayon kay Hinanda, sipag at dasal ang kanyang malaking puhunan sa laban na aminadong pangarap talaga niyang maging boksingero. Dating magsasaka ang 20-year-old na si Hinando bago humingi ng tulong kay board member Roselier Pineda para makapag-training sa Maynila. Si board member Pineda ang nag-endorso kay Hinanda kay dating Games and Amusement Board Chairman Baha Mitra. Si Baha Mitra naman ang nag-refer kay Hinanda sa team Hardstone Moniz Boxing Gym na tumutok sa mga ensayo at naghanda sa laban. Kaya may nakakasa ng laban si Hinanda ngayong Hunyo pero hinahanda pa ang detalye. Sports Balita.
ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express pero padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro, at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na na mag-uwi ng mga appliances kapag naredeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash, at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel, at Siksikan. Sa South, may Phoenix Books Point at Phoenix Patarasa. Sa North, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premio kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Per DTI PWN-046 Series of 2023. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating Showbiz Balita, ang singer na si Daryl Ong nag-show nitong weekend dito sa lungsod. Ang Showbiz Balita, hatid ng Showbiz Insider, Joel Contribil. Showbiz Balita.
Umuwi para sa isang show ang Palawenyo R&B singer na si Daryl Ong nitong Sabado para sa launching ng isang real estate company. Sa show, ipinagmalaki ni Daryl na tubong Puerto Princesa siya at binanggit pa nito ang Palawan Hope Christian School na siyang malaking parte ng kanyang kabataan. Actually, ni-request pa raw ni Daryl sa mga organizer na idaan siya sa nasabing paaralan bago ang show. Marami pa rin na napahanga sa husay ni Daryl dahil kaya nitong magdala ng crowd at syempre hindi mawawala ang unang hit song niyang Ikaw Na Nga na siyang nagbigay ng malaking break kay Daryl pagkatapos ng pagsali niya sa The Voice. Kinailangan umalis agad ni Daryl at balikan ang kanyang mag-ina sa Maynila dahil kakapanganak pa lang ng misis nito. Joel Contribida para sa DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita, Balitang Good Vibes. At sa ating Balitang Good Vibes, may bagong bukas na cafe dito sa Puerto Princesa at tago ang lokasyon nito kung kaya tinawag itong Tago Local Coffee na matatagpuan sa Abrig Road malapit sa Jacana. Ipinakikilala ng cafe ang mga pagkaing pasta, hamburger at iba pa o iba't ibang klase ng sisig. May mga nakadisplay ding local products na gawa ng mga local artists. Kapansin-pansin din sa cafe ang mga terrarium o yung mga halaman na nasa loob ng aquarium. Isa kasing marine biologist ang may-ari ng cafe. Isa itong patunay na tuloy na ang pagsigla ng lokal na komersyo na kahit nasa tagong lugar ay maaring maging patok ang negosyo. Balitang Good Vibes. Yan po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Lunes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas, Balita Uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. At tanda, alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.